Good afternoon, everyone. Pagluluto lang po ako ng... Tuturo ko lang po paano lutuin yung mga natitirang meatloaf. Pag may tira po kayo meatloaf sa rep nyo, pwede po siya lutuin. Pwede po siya, lalagyan lang po siya ng meatloaf, ganyan. So, sa alu-aluin niya. Kaya gawin natin siya kombi. Tortang meatloaf. Okay, itlog. Magic sarap. Yan lang po siya. Tapos, pipreto natin. Para hindi po nasasayang. Kisa itapon, mapapakinabangan pa natin. Pipreto ko para hindi na natapon yung mga pagkain natin ang titira sa rin. Papakinabangan niya. Ano na yan? 1 minute ko na ata yan yung biloksan. Nakalimutan ko na. Ngayon na lang ulit. Bagal-bagal din nakasakay sa service. And tapos babalik na rin natin siya pag ano. Lutot na yung ilalim. Tapos may tira pa ako ano, isda, 4 na piraso. Siprito ko na lang din. Para tipid-tipid. Manonood po kayo ng vlog ko para marunong kayo magtipid. Ituturo ko sa inyo para magtipid. Kung natira-tira na siya, kaya ito pwede pa papakinabangan nyo. Isa tapon ng tapon. Yung iba kasi tinatapo na lang yun pag hindi na nakapapakinabangan. Eh dito sa Saudi rin yung mga kasama ko pag matagal na yung ulam nila. Natapo na nila, hindi na nila pumulit. Eh hindi naman tayo mayaman nila na mag-recycle ng ulam. Sardinas na tira, pwede mo siya gawin din o bilit. Pwede mo siya gawin, lagyan mo lang din ang itlog. Tapos, ito. Patanggalin mo lang yung sauce. Malapit na siya maluto. Tapos yan. Ang pangapunan na, wala na akong ginastos. Thank you.
dapat bibili ako sa labas ng kardina kung sa kardina sana ako ngayon. Gawin ang kahapon, puro karne na yung ulam. Ay dapat ano, balance. Gulay, konting gabi. Tapos, isda, para healthy tayo. Tapos nga mo, nagluluto ako habang naglalaba para tipid sa oras. Naglalaba pa ako. Habang nagluluto. Kasi habon lagi sa oras, walang di o puro trabaho. Pero mas maganda na may trabaho kaysa wala. Kaya hindi dapat reklamo rin yun. Hindi ba reklamo na reklamo? Napapagod. Walang trabaho, hindi na lang napagod. Kailangan natin mag-stretisyo rin. Dahil na sa abroad. Ay pagkat-abroad ka, kailangan naka-mindset na sa'yo na yung oras mo, hindi siya ganun kahaba yung pahinga mo. Kasi may mga pagkakataon na kailangan ng tao sa kailangan ng mga staff sa restaurant. So, automatic na doon ka. Hindi mo pwede rin naman iangal yun. Ayun ko kasi pagod na ako. Siyempre kita din yun. May ano ka rin, may overtime ka rin. Overtime din pa rin. Unlike doon sa iba, may mga company kasi dito na hindi nagbabayad ng overtime din. Oksit-oksit lang. Pero siyempre pa rin dito sa amin kasi kaya pa paano nung babayad siya ng overtime. Na kapag-sindi. Kaya nga lang pala yung iba mo ng mga nag-a-upload. Hindi yung mga kinipangay niya dapat na hinahangal niya. Alam na dapat na. At ipi, at ay kang kung kinakailangan, hindi mo na lumabas. Kasi habang lumalabas ka pa, magastos ka lang yan. Kaya pupunta ka ng kata, magkataksi ka, magastos ka lang yan. Siyempre, kakain yung mga kasama mo, alam hindi ka rin kumain. Yan na po yung finished product. Sarap na. Habang nagluluto, naglalaba. Para hindi na sasayang yung oras. Double time lagi. Marami akong gagawing luto pag uwi ko ng Pilipinas. Ilang buwan na lang ako dito. January, February, March, April, June. 6 months na lang umuwi na ako ng Pinas. Mag-vacasyon. So, magluluto kami doon ng anak kong bulso. Parang may pagluto naman yung pamilya. Hindi gagawa ka ng pagkain para sa iba. Bakit hindi ka nang gumawa ng pagkain para sa pamilya mo? Pag-isip mo. At pag nasa bahay ako yung isis ko niya nagluluto, ako na nagluluto. Ako kasi na yung nagluluto ay yung misis ko na ibig naman yun sa mga dessert. Kung magaling siya mag-dawa ko. Bablog ko rin yung mag-dawa ko sa nagluluwa siya kaya kapatid ako sa iyo. Maraming ginagawa yun yung mga matatamis.
Oo, kasi hindi ako mahilig maggawa ng ano, vitamins. Mga kakalit maroon, may alam ako. Kaya hindi ganun karami. Puro ulam talaga ang ano ko, alam ko. Kasi nag-start ako, lalo na nasa compound diwa ako, eh, malaki yan, puro ulam talaga, mga kalderita, karkare, papapalita, napretada, lingua, espado. Ganun mga ginagawa ko yun. Ngayon nasanay ako sa malaki ang luto noon. Eh ngayon, pag nasa minisim plus ka kasi, hindi naman ganun ka, hindi huge yung ano, yung mga lutoan mo. Hindi ka ganun ka ngarag. Pero yung minisim plus mo lang pagkagawa ka, kaya marami talaga siya kasi yung volume ng taong dumarating din sa resto niya. Lalo na pag weekend, super dami ng taong. Taglamig ngayon, super dami yung ano, kailangan mabilis ka. Kinatain ko lang. Bawa pa ako mamaya kasi nabila ko ng itlog. Gawa lang yung itlog dito. Hindi ko alam kung kanino yung itlog yun. Kasi alamang ko. Nanghirap ako ng 4 na piraso. Tapos papalitan ko mamaya. Ganun naman ito. Mababait naman yung kasama ko. Ganun. Basta palitan mo lang. Mahirap kasi yung kukuha ka lang yung dito. So lang palit-palit. Yung bunso ko ay nagpa-vlog yun, tapos pinapasa sa akin yung video, ina-upload ko. Ito ang tuwa yun at pinapanood din niya sa YouTube. Eh ito naman kasiyahan lang na maraming mag-upload ng video. At sa kahit pa paano, sana may mga natututunan din yung mga nanonood sa akin. Kung ipagpapay na ka-subscribe, pag-subscribe ko yung channel ko. Marami pa po akong may i-upload ng mga videos dyan. Tungkol sa mga pagtitipid ng pagkain, marami tayo yung alam dyan. Kasi nung bata pa nga ako, ano lang eh. Sitaw, okra, patula, upo, napapasarap ko yun. Mga 8 years old ako, nagluluto ako ng mga ganun, nung namatay ang nanay ko. Pinapakain ko doon sa mga kapatid ko. Nagluluto ako doon, gatong-gatong pa yun ang ano, aming lutuan. Mula doon, nag-umpisa ako magluto ng mga ganun-ganun lang muna. Imagine, 8 years old ako, nagluluto na ako. Hanggang ngayon. Ito na po siya, luto na. Yan. Tapos kung gusto mo ketchup-ketchup lang lalagay natin dyan. Nakadalawang plato ako. Babay po, sana po kahit paano may natutunan din tayo dito sa video ko. Maraming salamat. Bye-bye.